araw mga katropa, magandang araw ng Martes. Welcome dito sa ating Tambayan Vlog, dito sa aking channel. So ngayong araw nito ako yung papasok na ulit sa trabaho. Ngayon ay araw ng Martes, alas 4 ng hapon. So mga katropa, pakikita ko sa inyo ang lugar namin pag araw. Nakikita niyo mga katropa, medyo makulimlim dahil maulap. So ngayon ay medyo busy dahil alas 4, kaya medyo traffic ng konti. So ngayon ganito ang ginagawa ko araw-araw. Papasok sa trabaho. Pero malapit lang ang trabaho namin. Ang trabaho ko dito sa bahay namin. Bali mga 10 minutes lang. Pero kung minsan nalilate pa rin ako kasi minsan medyo matraffic at medyo mabagal akong kumilos. Kaya nalilate ako minsan. Hindi naman masyadong nalilate. Mga 2 minutes late. So yan mga katropa, makikita nyo. At gumalaw na nga ang mga sasakyan. Sana naman ay hindi sira ang traffic light dito. Oh, mukhang hindi naman sira dahil kahapon ay sira, kaya medyo muntik na akong na-late dahil stop and go. Nag-blink ang stop light, so kailangan na stop and go ang mga sasakyan, kaya medyo mabagal ang kilos ng mga sasakyan kahapon. So ngayon ay okay naman, medyo makulimlim. Nagsisimula ng lumamig ngayon dahil ngayon ay fall na. Baka next month or next month ay mag snow na, or first week ng December. Itong makikita nyo ngayon, medyo okay pa, wala pang mga snow. So sa mga pag nagka snow na, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng lugar na ito pag may snow. So ngayon okay naman, medyo nakakagalaw pa ng maayos dahil pag nag snow na, medyo mahirap na mag travel dahil yung snow ay madulas at malamig masyado. So ngayon ay medyo malamig na, pero hindi naman katulad nung pag nagtaglabing na dito talaga, sobrang lamig. So medyo na-traffic ulit tayo. Nakita nyo marami na sasakyan. Yung iba ay pauwi na, galing trabaho. Ako ay papasok pa lang. So ang uwian namin ay 12:30 ng gabi. Mamaya pa ako uwi. Maganda rin ang panggabi kasi pag uwi mo, wala masyadong traffic. Kumbaga solo ko lang ang daan. Hindi naman solong-solo, medyo solo lang. Ngayon ay ang problema lang yung papasok, medyo traffic. Pero hindi naman masyadong traffic na traffic. Pumikilos pa rin ang mga sasakyan, katulad ng mga talagang matatraffic. So ngayon ay ginagawa kasi ang daan dito, makita nyo sa bandang kanan, ginagawa ang daanan. Ay, ang lugar na yan kasi magkakabit sila ng trend. Makikita niyo yung ano na yan, nasa taas na parang daanan ng trend yan. Ginagawa nila ngayon yan, bago pa lang yan ginagawa nilang trend, kumbaga sa atin na MRT, LRT. Meron din ditong trend yung subway, underground. So gumagawa sila ng sa taas naman. Yan ay papunta doon sa Budroy. Medyo malayo din yun eh, kaya nagkakabit sila ng tren. Mas maganda yung tren kaysa sa bus, mas mabilis. So ngayon na traffic na ulit tayo. At nakita ko ay green light na. So ngayon nga, ito ang Pierre Mons dito sa Montreal, Canada.
So mga katropa, sa mga susunod kong video, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakarating dito at ano ang aking trabaho. Dahil sa ngayon ay medyo abitin na ako sa oras dahil malapit na ako sa aming trabaho. So ngayon ay pinapakita ko lang sa inyo ang view ng ang lugar ng Pierpont's. So bali tinutun ko rin kayo dito sa aming lugar. So dito sa lugar na ito, dito maraming mga kumpanya. Kaya malapit lang sa amin ang aking pinapasukan. Napakaswerte ko dahil na-hire ako dito sa kumpanyang ito dahil malapit lang sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako'y na-hire dito at hindi ako nahihirapan mag-travel masyado katulad dati. Napakalayo ng aking biyahe. So ito 10 minutes lang na 15 minutes na nandito na ako sa aking trabaho. So ngayon nga dito na ako, bali na traffic ulit. Bali diyan sa unang traffic light kakanan na ako, kakaliwa na ako. Bali diyan ang aking trabaho. Papunta doon pakaliwa. So yan, umaabante na mga katropa. So magsisignal light na ako. Yan, dito ako sa papuntang kaliwa. Medyo naka-red. Makikita nyo naka-red. Try ko muna maaga green light. Baka mahuli tayo beating the red light. Mahal din ang ticket dito pag nag-beating the red light ka. Nung nakaraan na matagal na rin naman akong tikita ng beating the red light. Dahil ako'y malilate na noon, hinabol ko yung stop light, yung green light, hinabol ko. Kaya lang nag red light na, may police pa lang na nagtatago. Nahuli ako, natikita na ako siguro $154 plus 3 demerit pa. Kasi dito, pag nagkalisensya ka, kailangan ingatan mo rin yung pagdadrive mo kasi pag natikitan ka natikitan kasi 15 meron kang 15 points. Pag naubos yung points mo na yon, so hindi ka na pwedeng mag-drive. Marirevoke ang yung license. Kapag reapply ka kapag training ka, training. Kasi nga naubos na yung points mo. So 15 points lang yun na every year. Pag naubos mo yun dahil sa dami mo nang huli, ay revoke ang license mo. Napakahirap naman na pag na-revoke ang license mo dahil hindi ka na pwede makapag-drive dahil importante ang sasakyan dito kasi mahirap ang bus dito kasi pag nag-bus ka mag-aantay ka ng may oras yung bus nila rito. Pag hindi ka nakarating sa oras, halimbawa 3:30, kailangan ng 3:30 nandoon ka na, dadanang bukas. Pag nalagpas ng saktong 3:30, wala ka doon. Ala, hintay ka na naman ng another 30 minutes. O kaya, pag nakita mo 3:30 nandoon ng bus, tumigil. Hindi ka niya pagbubuksan, dediretso na yung kailangan na 5 minutes before 3:30 nandoon ka na. Hindi, wala, iiwanan ka ng bus. Kaya mahirap din na nagbabas. Kailangan gigising ka ng maaga. Maghahabol ka ng oras. Saka maraming tao sa bus. Lalo na ngayon sa pandemic. Kailangan mag-ingat. So, kailangan ingatan din ang lisensya dito. Hindi basta yung drive ng drive. Saka ikakwento ko rin next time nga pala sa inyo kung paano magkaroon ng lisensya dito. Bigyan ko na kayo ng pointers. Ang bago ka magkaroon ng lisensya rito ay kailangan mo munang mag-exam talaga. Pwede bayaran ng exam dito. Kailangan mo mag-exam at mag-schooling bago ka magka-lisensya. At ang tagal ng lisensya rito, 1 year kang magpa-practice.
bago ka magkaroon ng lisensya, mahirap talaga. So mga katropa, nandito na ako sa aming trabaho. At so mga katropa, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo ang ating kwentuhang ito. At sa susunod nating kwentuhan, ikukwento ko sa inyo yung mga nabanggit ko dito sa ating kwentuhan, dito sa ating tambayan. Maraming maraming salamat. Sana lagi tayo mag-iingat at mabuhay tayong lahat. Ako ang inyong katropa. Maraming salamat po.